magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa ulit tayo ng putong bigas po, pero in easy way. Kasi marami po nag-request kung paano daw po gumawa ng bigas na rice flour yung gamit. Kasi last time, di ba, yung ginawa natin ay bigas po na pinagiling natin sa palengke. So ngayon po ay gagawin natin siyang mas simple at mas madali. So gagamit lang po tayo ng rice flour. Ito po, nabili ko po siya sa supermarket. Pwede kayong magpagiling ng inyong sariling bigas. Make sure po na yung bigas na ipapagiling nyo po ay malakas o malasa at saka hindi siya yung medyo sticky. So, pag ganun po kasi na klase ng bigas, madali po parang magiging tiko yung result ng inyong puto. So, ito po ay rice flour na po. Gagamit lang po tayo nito ng 2 cups sa maliitan na version na po yung gagawin natin. And then, white sugar at saka coconut milk. Ngayon ay i-measure lang natin. Bali, magkuha lang ako nito ng 2 cups. Ayan, bali 2 cups po lahat ng ating rice flour. Ngayon naman ay ang ating white sugar. Bali, ang gagamitin po natin na white sugar ay 1/2 cup lang po. Para sakto lang yung tamis. And then 1 tablespoon of baking powder. Bali, ang gamit ko po na baking powder ay kalumit po. So make sure lang po yung baking powder nyo po ay bago, hindi siya exposed sa hangin. Kasi isa po yan sa rason na bakit hindi ubalsa yung inyong puto. Dahil po hupas na yung baking powder nyo. And then 1/2 teaspoon po ng asin. Ngayon naman po ay ang ating coconut milk. 2 cups po yung gagamitin natin. Pwede po kayo gumamit ng 1 cup po ng coconut cream at saka 1 cup po ng yung pangalawang piga po para hindi siya masyadong espeso po. Kasi pag ano daw po, sabi ni mama, kasi magaling yan si mama sa sa puto. Sabi ni mama pag nasobrahan daw po sa gata yung ating puto ay yung magiging result po ng puto ay para siyang tikoy. Parang hindi siya masyadong makaalsa dahil sa gata po na nilagay natin. Ayan. Tapos i-mix lang natin hanggang sa wala na po yung buo-buo. Kapag ganito na po siya kalinis po, ayan, wala na po siyang buo-buo. Ngayon po ay i-rest lang po natin siya ng 15 to 30 minutes po. Kaya habang ipaparest pa natin to ay magpakulo muna tayo ng tubig po. Ay mong kalayo na so eh. Ayan, 25 minutes na po. Ngayon po ay mag transfer na tayo sa ating molder. Gagamit po ako ng plastic molder po. Sa mga wala pong saging, dahon ng saging dyan, ito po yung sagot, plastic molder lang po. So, bali punuin po lang po natin itong ating plastic molder. Hindi na po ako naglagay ng oil dito sa ating molder po. I-steam lang natin ang ating puto po sa 15 minutes po. So much better po pag ang inyong takip, ay mayroong cloth para maiwasan po matuluan ng tubig ang ating puto. So 15 minutes po, huwag niyo pong i-open hanggat dumating yung tamang oras po ng kanyang pag-i-steam. Ayan, i-steam lang po natin sa malakas na apoy para aasa po talaga ang ating puto.
15 minutes, i-check natin ang ating. Ayan. Pusukin lang po natin ng toothpick. Pag may didikit na po, that means kulang pa po siya sa luto. Pero pag wala na, pero pag wala na po ang didikit, that means luto na po. Napa siya madikit gamay. Kulang pa siya gamay. Meron po ako itong paper cup po at saka paper molder po in case wala kayong plastic molder. So, ang gagawin ko lang po dito ay ilalagay ko lang po ang ating paper molder po. So, sa gumawa po ako ng isa pang mixture po. Kasi so, mixture lang po sa ating isinalang. Ang twist lang po ay lalagyan po natin siya ng cheese po. Pero ang original po na Putong Bigas ay wala pong cheese at saka dapat po ay sa dahon po ng saging yung kanyang molder po. So ito po ay ano lang siya, parang initiative or kung wala talagang dahon ng saging kasi mahal nga yung dahon ng saging. Kasi yung ano po guys, yung dahon ng saging ay magdagdag po siya ng bango po sa Putong Bigas. Lagyan ko lang siya ng cheese. So guys, ito po yung naging result po ng ating Putong Bigas using rice flour. So expected na po na ganito yung magiging look ng inyong Putong Bigas. Pero yung lasa niya po ay kuha niya po yung Putong Bigas po na original version. Tapos yung texture niya po ay medyo may kakaibang ano lang yung texture niya. Pero masarap siya. So ganito po yung look niya kasi nga dahil purong gata yung ginamit natin. Walang tubig. So ano po, ganito siya pero para siyang takeaway. Pero hindi po siya takeaway guys. Palamigin muna natin bago natin i-transfer po sa plato. Pakita ko po sa inyo mamaya ang kanyang texture po. So ayan, palamigin muna natin. Ayan, kahit pisain mo pa yan, babalik pa rin siya sa dati niyang anyo. Ayan o. Pero parang ibabaw niya pong mukha ay para siyang tikoy guys. Siguro pag ano, pag sa gata i-adjust niyo po yung gata siguro. Basta yung wet mixture po. Siguro 1 cup na tubig at saka 1 cup na kakang gata kasi pag purong gata kasi parang ano siya, hindi siya maka ganon talaga, hindi siya makaalsa ng maigi. Yun yung observation ko po. Lalo na po pag ano siya eh. Rice flour kasi yung gamit natin. Ang hirap niya pong umalsa. So, ayan, try niyo po. So, siguro pag makagawa kayo, mas maganda pa nito. So, itag niyo po ako guys. Itag niyo po ako sa Facebook. And then, ang another factor po nito, yung rice flour po na ginamit natin, hindi po ako familiar kung anong klase pong bigas na ginamit nila doon. So, isa po yan sa factor kung bakit ganito po yung look ng ating bigas. So, at least napakita ko po sa inyo kung ano po yung kakaibahan niya po sa original po na Putong Bigas. Ayan siya. At least, hindi na po kayo magtaka, diba? So, i-explain ko po sa inyo mamaya yung kanyang taste. Ayan, ito na po yung ating second batch. Ayan, maganda na siya, oh. Ito naman ay wala siyang cheese. Ito meron. So, tikman natin. Ayan siya guys. So, I think ganito yung look niya kasi maliit yung hulmaan. And then, i-open natin. Ayan, ganito po yung nasa loob niya. So, tikman ko lang kung anong lasa. Masarap siya guys. Putong-puto talaga.
Tapos, na-imagine nyo po yung lasa ng suma na tik-tik. Ito po yung lasa niya. Suma na tik-tik. Walang pag sinungaling. So, ganito talaga siya. Tapos, masarap siya kainin. Hindi siya dumidikit sa lalamunan mo, ha? Totally, nagme-melt talaga siya sa bunganga mo pag kinakain mo siya. Tapos, sobrang malasa. So, ganito lang yung look niya, pero masarap. Ito naman yung sa ibang hulmaan na ginamit ko. So, may kataasan. Siguro, kaya ganito yung itsura niya. Mas maganda. Ayan. Tagalin ko lang siya. Ayan. Ayan, oh. Ayan, nag-uwili po siya dahil sa gata na ginamit natin. So, I think pareha lang sila ng lasa. So, ngayon, tikman natin ang with cheese. Ayan. Kung anong lasa niya. Kasi hindi pa ako nakatikim ng putong bigas na may cheese. Ayan. So, kahit para papano ay alam natin yung kaibahan nilang dalawa. Same lang yung lasa. Yung cheese lang yung nag-iba. Ayan. At try nyo na po sa mga naghanap po dyan ng mas madali na paraan. So, try nyo po yung ganitong version. So, hindi ko po na ma-guarantee na yung texture niya po sa totoong original na version na putong bigas. Kasi iba talaga yung texture niya. Tapos yung lasa may similarity. Then, kung familiar po kayo sa tik-tik, suma na tik-tik. So, parang familiar po yung lasa niya doon. So, ayan guys. So, I hope may natutunan po kayo sa video na ito. And thank you so much for watching. Bye-bye!